sa mga boss ng balita sa inyo at sa atin na ng balita. So nandito tayo ngayong araw mga boss para tapusin na nga yung ginagawa ko na pag-custom dito sa nabili natin na Nike slip-on na kulay black to dati. Pinakita ko na nga to sa Instagram ko na natapos ko na yung kabilang parte pa lang. Ito pa lang yung natatapos ko. Ayan. At nakita ko na din na ito yung magandang pagpraktisan para dito sa gagawin natin dito sa sapatos na to. Kaya dito muna, nagpa-practice muna tayo para hindi masayang. Ngayon, pag na-perfecto ka na at pag meron na tayo nung pang stencil, yung pang cut, yung mas magandang pang design, tsaka natin babanatan yung original na Nike slip-on, gagawin natin ganito. So, kung paano ko nga pa nagawa to, yun yung gagawin natin ngayon. Unang-unang gagawin natin, syempre, ang ginawa ko dito nung unang-una dahil bago pa siya noon, inaseton ko agad yung itong leather surface niya para mo lang yung protection doon sa leather para mas kumapit yung ikakabit natin. Tapos, ang pangalawang ginawa ko dito, kinamita ko siya ng airbrush, kaya mapapansin nyo itong pangalawa, nalagyan ko na siya ng unang coat ng airbrush. So, ang gagawin na lang natin ngayon, papangalawa natin at pangatlo, tapos tsaka natin gagawin itong design ng camouflage ng paint. So itabi na muna natin itong tapos na at lilinisin na lang natin to, pero hindi natin siya babrushin. Gagamitan lang natin ng microfiber na towel at sasasaw lang natin yan dito sa Shoe Express natin. Pupunasan lang natin. Ito na siya, ready na para sa diretso na tayo sa airbrush. So nakaunang coat na tayo, pangalawa, pangatlo, tsaka natin i-drawing yung design ng babe. Ito na siya, na-tape ko na rin, hindi ko nasabi kanina na itatape pa nga pala natin siya. Naka-tape na siya at kung narinig nyo, maingay na yung compressor natin dahil ito na yung airbrush. So okay na, pwede na natin siya banata ng airbrush ngayon. Okay, ito yung kanilabasan niya. Nakuha na kagad natin yung gusto nating dating na yan. Makita nyo, hindi na siya katulad nung kanina na kitang-kita pa yung logo nung sulat na Nike tsaka yung swoosh. Pero ngayon, hindi nyo na siya mapansin dahil nakuha na natin yung gusto nating coating. Ayan. So ang gagawin na lang natin ngayon, kailangan nating patuyuin. Siguraduhin natin na tuyo gamit tong heat gun. So sa mga nagtatanong pala mga boss kung anong brand ng heat gun na ginagamit ko, ito yung brand. Ayan. So nabili ko lang to sa Quiapo sa Mayroon ng halagang 1,200 pesos ko yata nabili to. Yan, siguraduhin lang natin na tuyo siya. Wait lang. Take note kapag kung gagawin niyo yung mga ganitong bagay, kung mag-heat gun kayo, huwag niyo tutok ng malapitan lalo na dito banda kung saan may ginamit sila na pandikit kasi posible na lumambot yung pandikit at matanggal yung dikit niya. So kaya pag gagamit kayo nito, lalo na pag jump part na yan, medyo malayo. Yung siguraduhin nyo na saktong-sakto lang yung tama niya doon mismo sa pintura lang. Yung hindi niya matataman yung pandikit. Ayan. So maganda, maganda yung kanalabasan ng kulay. At magagamit ko na siya ngayon sa labas. A few inches later. Okay mga boss, medyo kalati na agad tayo. Para sa akin, kalati na agad. Kasi nagawa natin yung pinakamalaking parte niya, which yung pag-cover nga ng kulay brown kasi yun yung pinaka-base color ng camouflage ng base. Tignan ko sa Google yung kulay na pinaggagayahan natin. So ito nga yung pinaka-base color niya. Tapos ang gagawin na lang natin ngayon, titignan natin dito sa Google kung ano yung paggagayahan natin na litrato ng camouflage ng base na yun yung gagawin natin design nitong slip-on natin. So na ba yun? Ngayon gagayahin na lang natin yung mga drawing na yan para dito. Para dito. Pero itong sapatos na to, ito mismo sapatos yung gagayahin natin kapag ginawa na natin ito dahil pares sila ng model ng Converse at pares sila ng midsole. Kaso nga lang yung midsole ng Bapesta, yung Bape na yon, dito nakalagay Bape, tapos dito parang star-star yung bandang harapan ng midsole niya. So yon. Pero at least gagayahin natin yung pinaka-uppers ng sapatos. Pero
dito muna tayo. Gagayain ko na yung design niya. Sa mga magtataka nga pala dyan mga boss, kung bakit ito yung ginawa ko na design, matagal na akong fan nitong brand na to, nitong Abating Ape. High school pa ako, nauso to dati, high school pa ako, yung Baby Milo pa. Yung damit na Baby Milo, di ba uso pa yung gangster dati. Tapos ang pamorma na uso, yung Baby Milo, yung baby na version. Ito yung brand na madalas gamitin ni Chris Brown dati. Kung napanood nyo na yung dating episode ko, may episode ako na nasabi ko dun na si Chris Brown yung paborito kong male artist. Kasi gusto ko yung mga kanta niya mula dati. Tsaka nasaksihan ko evolution ng mga kanta niya hanggang ngayon. Pinaka-favorite na album ko yung X. Tsaka kung fan din kayo ni Chris Brown, alam nyo na madami siyang collection ng vape. Marami siyang vape star, marami siyang vape shark hoodie, marami siyang picture sa Google na kumakalat. Na nakasuot siya ng Babe Shark hoodie tsaka ibang music video niya, nakasuot siya ng Babe Shark hoodie. Naisip ko na rin na gawin dito dahil nga gusto ko tong Babe dahil nga madalas gamitin ni Chris Brown. Ito na lang yung naisip ko na i-design dito nga sa project natin dito sa Nike Slip-On na to. Ito na, natapos na natin yung ballpen. Yung ballpen part, yung pag-design nung kamo ng vape. Ayan. So, ginaya ko lang siya dito yung picture sa Google. At mukhang maganda naman. So, ang gagawin na lang natin ngayon, maghahalo tayo ng mga kulay. Kung ano yung mga kulay na nandito sa camouflage na to. Lagay natin dito. Lalagyan nito ng gamot. Pero wala akong ibang makitang laga na pwedeng maging container ng mga magkakaibang kulay na pintura. So, dito na lang natin ilalagay. Tatlong kulay ito, isang green, isang dark green, isang dark brown. Kasi ito na yung light brown, tas isa pang dark brown. So yun, tatlong kulay siya na paghalo-haloin natin dito. So gusto kong makatulong sa inyo mga boss doon sa mga gustong mag-repaint din dyan na may murang available na leather paint na sinuggest lang din to nung niyata yung nagtitinda doon sa Cartimar. Sabi ko kasi masyadong mahal yung Angelus Paint, lahat naman tayo namamahalan sa Angelus Paint, pero yun yung pinaka quality. Pero yung kung magpe-paint lang talaga kayo ng ganito, yung leather paint lang talaga, di nyo kukulayin yung midsole o yung kung ano man, o yung mga suede. Kung leather paint lang talaga ang kailangan nyo, 107, ayan, nalagay sa taas. 107, ayan, 179 pesos lang to sa Cartimar, yung brand niya. Leather Studio. So yun, 179 pesos. Tsaka kaya ito yung binili ko kasi wala silang kulay ng Angelus Paint na kulay green, dark brown at tsaka light brown. Ayan. So wala silang gantong kulay ng Angelus kaya ito yung napilitan akong bilhin at tsaka nalaman ko na mas mura. Kaya sinasabi ko sa inyo, gusto ko rin makamura kayo. So yun, game. Pero yung kulay black na paint, Angelus gagamitin natin. So ayan mga boss, nakuha na natin yung tatlong kulay na kailangan natin. Ayan, dark brown, green, dark green. Oras na para pintahan na natin ito nang magkaroon na siya ng kulay at magkaroon na siya ng buhay at magamit na natin. At habang pinapanood nyo to, sigurado ako mga boss, nasa Pangasinan na kami. At happy happy birthday sa akin mga boss habang pinapanood nyo to. Bukas birthday ko na. So April 13, birthday ko na, mapapanood nyo to ng April 12. April 12, nasa Pangasinan na kami. So, gagamitin ko tong chinelas na to doon. Abangan niyo yung vlog natin. Unahin na natin yung dark brown kasi yun yung katulad lang dati. Unahin natin yung may pinakamalaking parte hanggang sa palitang palit para pagaan ng pagaan yung trabaho. So, unahin natin yung dark brown kasi yun yung may pinakamadaming parte dito sa camouflage na to kasi siya yung unggoy, siya yung malaking, siya yung may, basta siya yung may pinakamaraming ano, kaya siya na yung unahin natin agad-agad. Thank you.
Alam niyo madali sana to kung may ano tayo, kung may stencil lang tayo yung pangkat ng sticker. Tapos igaganyan na lang natin, tapos i-airbrush, tapos tanggalin 'di bang kulay ulit yung sticker, tapos takip airbrush. Ganun lang, tapos na agad sana to eh, kasi wala pa tayong ganun. Tsaga-tsaga muna tayo dito. Pero pag may ganun na tayo mga boss, babanatan natin yung original na Nike na slip-on up. So nagpa-practice pa lang tayo dito kung magandang experiment nga ba to. At least natuturo ko sa inyo kung ano nga ba yung paano yung tama nyong gawin. Pero kung kayo may gamit na kayo at gusto nyong gawin to, at least nakita nyo yung idea at yung proseso kung paano nyo nga ba gagawin ng sunod-sunod. Ayan. So medyo malapit na tayo matapos dito sa brown part niya kay Chris Brown. At mas maganda pala pag ang ginamit nyo yung angle brush ba tawag dito, yung ganyan, yung parang patusok siya na pa ganun. Pero ito kasi customized angle brush lang, ginunting ko lang. So ayan, kaya ganyan yung tsura niya. Pero mas madali mag-paint pag ganun yung ano, kasi kumbaga may option ka kung malapad o manipis yung pintang gagawin mo. Medyo mataas presyo ng angle brush, kaya yan, customized angle brush lang ang gamit natin mga boss. Minsan yung pagiging kapos mo sa buhay talaga yun yung magiging paraan para maging madiskarte ka. Kasi nga naman kung mahirap ka tapos di ka pa madiskarte, wala. Pintahan na natin yung karamihan sa parte ng brown part nga dapat. Pero hindi ko matansya, baka mamaya kasi hindi maging equal. So pintahan muna natin din siya, gamitin na natin yung light green tsaka dark green para matansya natin kung equal ba. Baka kasi mamaya masyado nang madami yung dark brown na parte. So hindi na ako bumase dun sa picture. Para na lang ako nagkukulay ng color book ngayon. So kung ano yung parte na may box, kulayan natin kung ano yung... Basta, tansyay natin. So ito na siya mga boss, paglipas ng 3 oras, natapos na natin. So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko pinagsunod-sunod yung kulay. Dahil kinapa ko na lang para magpantay-pantay yung kulay niya, na masigurado natin na equal, na hindi lamang yung brown, hindi lamang yung green, hindi lamang yung dark green. So ito na siya mga boss, so ayan. At kung mapapansin nyo, mas siksik ito yung nauna. Ayan, kung mapapansin nyo, mas siksik yung detalye dito sa pangalawa at mas malalaki yung design ng camouflage niya. Dito maliliit lang. Dito masyadong nalakihan ko, pero parang mas maganda yung ito, yung maliit lang. So yan, so tapos na siya mga boss. I-spray na lang natin to ng leather protect at tapos na nga. At pwede na natin gamitin bukas sa Pangasinan itong Bape Nike Slip-On Custom by Paul Tomenes. So yun lang mga boss, so ito na. Tanggalin lang natin to, tapos halagyan na lang natin ng leather protect. Bago nga pala natin siya isprayan ng leather protect, may mga lagpas-lagpas tayo dito banda. Ang gagawin na lang natin, tatakpan natin siya ng tape, gagamit tayo ng acetone para mabura. Yan, para maging malinis yung tapos o yung finish custom natin itong Bape Nike slip-on. Pag gagamitin nyo na pala yung cotton balls na may acetone, pigayin nyo ng maigi. Kasi baka mamaya, habang kinakaskas nyo dito, mapiga siya. Dito mismo, papasok yung acetone sa kaloob-looban itong tape at madadamay yung pintura na ginawa nyo. So, dapat pigayin nyo ng maayos. May tamang lang talaga yung sapat lang na para mabura lang yung kailangan mong burain. So ayan na mga boss, malinis yung kinalabasan niya. At ayan, so ito na, ito pa rin yung ginagamit ko na pang leather protect. Kasi hindi ko pa rin mahanap-hanap yung Krylon matte finish na sinasabi nyo. Pero hanapin ko. So ito na muna yung gamitin din natin.
So yun mga boss, so dito na natatapos yung pag-custom natin dito sa Vape Nike Slip On na to. At ang nag-assess ko nga dito sa pag-custom itong sapatos na to para maging ganito yung itsura nya, ay 250 yung chinelas, tapos halos 500 pesos yung tatlong paint, tapos 25 pesos na paintbrush. Pero yung airbrush nga lang ilabas na natin sa usapan kasi mahal talaga yon. Pero wala pang 1,000 piso yung nagastos natin para magkaroon tayo ng Vape Nike Slip On. Basta marunong ka mag-drawing, kaya mong gayahin yung Vape Camouflage sa Google, pwede kang magkaroon ng Vape Nike Slip On. Yun! So magandito na lang muna mga boss. Maganda yung finished product natin. So binabala ko pa kung ilalabas ko ulit yung Nike at saka yung Swoosh na logo. Tapos kulay puti ulit sila. Mukhang mas maganda pag ganun. Pero saka natin yung gawin kapag meron na tayo ng pangkat dun sa mga sticker para mas pulido yung gawa natin. So yun, practice pa lang to mga boss. Kapag nagkaroon tayo ng pangkat, gagawin ko na agad to doon sa original na Nike Slip On para mas maganda yung kalabasan. At nang masimulan na agad natin itong sapatos na to, kasi ayoko siyang simulan na wala tayong, na hindi kompleto yung gamit natin, kasi para maganda yung kakalabasan nitong sapatos na to. Yan. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa 210,000 na mga boss ko. So, kung hindi ka pa isa sa mga boss ko, hit mo na yung subscribe button boss. At maraming salamat ulit mga boss sa pagsama sa video na to. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat. At ito na yung ating Nike Vape Slip On. At so hanggang dito na lang mga boss. At maraming salamat. At kita-kita ulit tayo bukas. Bukas, pipilitin ko, hanap akong computer shop sa Pangasinan. Sasawa ko, nasa trabaho. Pasensya na, nandito ako ngayon. Anong pangalan, boss? JR. Wala bang I love you? Love you. Yun, boss, thank you. Shoutout sa girlfriend ko. Thank you, I love you. Yun, anong pangalan niya, boss? Jade Borromeo. Yun, boss, thank you, boss.